sa imbestigasyon ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation kanina, kaugnay sa katatapos ng 2022 national and local elections, sinabi ng COMELEC na panahon na para palitan ang nasa 7 taong vote counting machines. Ang katandaan ng mga makina ang dahilan ng COMELEC kung bakit may ilang mga pumalya na VCM at SD cards noong May 9 elections. Hindi naman nila madispatsa ang mga ito dahil sa limitadong pondo na ibinigay sa kanila. Kabuang 97,000 VCM ang dapat nang mapalitan at sa tansya ng COMELEC kung nasa 70,000 ang bawat VCM, kakailanganin ng 6.7 billion pesos para mapalitan ang lahat ng luma. Sa katatapos na halalan, may 1,295 VCM ang kinailangang palitan, habang sa absentee voting ay may 15 VCM naman ang pinalitan, kaya nasa 1,310 VCM ang kabuuang pinalitan. Sa SD cards naman, nasa kabuuang 618 ang nagkaproblema at pinalitan. Mas mababa ang bilang na ito kumpara noong 2019 kung saan 2,256 ang defective SD cards at 1,400 ang defective VCMs. Sa issue naman ng vote buying, sinabi ni Commissioner Garcia na sa report ng COMELEC Task Force kontra bigay, nakatanggap sila ng 940 Facebook messages, 171 emails at 105 reports mula sa COMELEC Law Department at 12 na ang verified complaints. May report rin anya ang Anti-Money Laundering Council kaugnay sa pag-withdraw ng napakalaking halaga sa Ilocos Sur. Bukod dito ay wala na siyang ibang detalye pa na ibinigay. Inirekomenda naman ni Chairman Pangarungan ang mas mahigpit na penalty sa mga mapatutunayang sangkot sa vote buying. Ito ang Radyo Patrol 47, Robert Mano, ABS-CBN News.